Diyan ay DI. Yan po ang ilog dito sa aming lugar, San Pascual na ilog. Yan, dito po dumadaan ang mga iba't ibang klaseng bangka. Yan pong nakikita nyo, pang Norway po yan. Ang ibig sabihin po ng Norway, yung mga talaga sa mga malalayong dagat. Yung makakarating sila sa Batangas, sa mga Pampanga, at iba-iba pang karatig na lugar. Yan. Yan po yung mga humuhuli na mga puset. Ayan. Ito naman po yan, yan yung mga malilit na bangka. Pumupunta po yan sa mga kubo. Yung malalapit lang po dito na may mga palaisdaan. Yan. Yan po sila. Yan po yung mga bumabiyahe na mga bangos, tilapia. Yun. Kita nyo naman po, oh, diba? Walang traffic. Wala pong traffic dito, guys. Walang traffic. Yan. Yan po mga bumabiyahe sa Norway, na abot po yan minsan ng isang linggo bago makabalik sa pamilya. Mahirap pero kailangan magtiis para sa ekonomiya. Diba? Pero yung mga malilit na bangka na yan, ah, pagkatapos po nilang manghuli ng mga isda dun sa mga palaisdaan or magbahatid ng pits, eh makakauwi na po sila sa kanilang mga pamilya. Pero po yung mga Norway, katulad po niyan at saka yun, eh hindi po. Lingguhan po. Minsan nga po buwanan eh. Lalo kung mahina ang panghuli. Kasi ang hirap naman po na bumiyahe sila ng malayo tapos uuwi sila ng wala. Yun, alam nyo na yun. So ganyan po ang buhay ng mga mangingisda dito sa San Pascual. Ayan, ang daming ibon na lumilipad. Ang mga ibon na lumilipad ay gawa ng Diyos. O diba? Ako po, takot ako sa bangka kasi hindi ako marunong lumangoy. Pero syempre, pag kinakailangan, sumasakay din tayo para mag-explore, you know? Mag-explore. Pero hindi ko alam kung mag-explore ako. Eto, naghahanda na po sila. Ayan. Naghahanda na sila. So, yan yung mga pangkabuhayan dito sa San Pascual, Hagunoy, Bulacan po. Mga pangkabuhayan po nila yan. Ang manghuli ng isda, magatid na mga pits, mga ibang lugar. Yan. Yan po. Tapos dito po, sa pakikisama po ng bawat isa, nagkakaroon din po kami ng mga bigayan ng ulam. Alam niyo yun, libre-libre. Yan, nakakamenos. Basta may mga huli, hindi ka mawawalan ng isda, bangos, pang araw-araw na kainin. Alimasag, puset, hipon, yan. Plus yung mga sahod pa nila. Syempre, hindi naman yan pang araw-araw. Minsan, meron din pong matumal, walang biyahe. Ibig sabihin, wala po silang huli. Kasi nga minsan, pinapalaki pa nila yung bangos o tilapia na kanilang inaalagaan, lalo na sa mga palaisdaan. Yan. Iba-iba talaga. I hope, maybe, makarating din po tayo sa palaisdaan para naman na makita nyo ano ba yung sinasabi kong palaisdaan. Kasi yung palaisdaan po eh, diba, ito po yung ilog. Ayan. Doon po yun sa kabila, yung makikita nyo may mga arko-ar, ano doon, harang-harang. Yun po talaga ang palaisdaan. May malapit dito, may malapit, may malayo. So, yan po. Marami-marami po salamat sa panonood dito kay ako si Dals. God bless you and stay blessed. Love you all. Mwa-mwa. Chup-chup.